Chief Justice Renato Corona appears at the Justice Department to file his counter-affidavit on tax evasion charges. Corona is facing a tax evasion case worth 150 million pesos filed by the Bureau of Internal Revenue. The BIR alleges that Corona did not declare all his assets in his statement of assets, liabilities, and net worth. Aside from Corona, also included in the complaint are his daughter Carla Castillo and son-in-law Constantino Castillo. Kumarito upang magbigay ng aking tugon sa mga paratang na hinain sa akin ng administrasyon na ito. Sir, ano po yung sabi po nila po sa... Ako ay pumunta rito upang pabulaanan ang mga malisyoso at walang basihang mga paratang na sa akin. Ang nagaganap ngayon ay karagdagang yugto lamang nung natapos na impeachment trial na ilang buwan ang nakakalipas, at alam naman ninyo kung ano ang naging desisyon doon ng Senado na napaka-political, highly political yung desisyon ng Senado. Yun namang impeachment trial na yun ay resulta nung desisyon ng Corona Court sa usaping Hacienda Luisita, at ang personal na krusada ko para sa batas at katarungan at para sa isang malayang hudikatura. Isang mensahe lamang ang inihahatid nitong mga kasong ipinupukol sa akin at sa ating pamilya. Ang mensahe na ito ay para sa mga miyembro ng hudikatura na kayo ay sumunod sa Malacañang kung ayaw ninyong mangyari sa inyo ang nangyari sa dating punong magistrado. Sir, sa tingin nyo sa ngayon, nangyayari na ba? Ang pagkatapos ng anim na buwan na naging final or final yung desisyon ng Corona Court hinggil sa Hacienda Luisita, ang aking pinagtataka ay bakit hanggang ngayon hindi pa rin naipapamahagi sa mga naaping mga magsasaka, mga kawawang magsasaka ng Hacienda Luisita, ang kahit na anong bahagi, kahit na isang kapiparanggot na bahagi ng Hacienda Luisita sa kanila. Ang alam ko na ang pinaglalaban ko ay tama, sapagkat kahit na saan kami pumunta, hindi ko na mabilang ang dami ng tao na lumalapit sa amin na nagpapahiyag ng kanilang dasal, suporta at pagmamahal. Ako ay nagpapasalamat sa kanilang lahat, at alam ko marami diyan, hindi lamang nagsasalita, pero maraming tao diyan ang nariyan na nagsusuporta at maniniwala sa ating pinaglalaban. Ako'y nagpapasalamat sa kanilang lahat, sa kanila, sa ibinigay nila sa aming lakas ng loob at tatag ng kalooban na ipagpatuloy itong pakikipaglaban na ito para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat sa inyo.